sarili din yung interest ninyo, yung iniisip ninyo. Kami, ganun din po. We have our national interest din. Kailangan man matutulog na lang kami rito habang in peril po yung aming marine resources dito sa lugar namin. At gusto ninyong higupin lahat. What? Nag-react na mga kababayan yung Chinese embassy doon sa pagbisita ng US Defense Secretary na si Lloyd Austin sa Pilipinas at nag-courtesy call sa ating Pangulo. Siyempre, hindi nila nagustuhan yung move mga kababayan ng Amerika dito sa ating rehiyon. Hindi ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan na hindi nila nagustuhan. Pag hindi nila nagustuhan yung galaw ng Amerika with their intention to strengthen military alliance with us, ang ibig sabihin nun, maganda yung action natin. What? Di ba ganun yun? Ang ibig sabihin nun, tama yung naging desisyon ng ating Pangulo na dumikit mga kababayan sa Amerika. Anyway, dati man dikit yung ating bansa for close to a century. 70 years na po yung Mutual Defense Treaty natin, 1951 pa. You see? So kailangan lang na i-assert natin mga kababayan yung dati nang napagkasunduan noon, yung tratado, di ba? Sabi nga natin, ito yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-secure natin yung ating territory sa patuloy na ginagawang creeping invasion po ng Chinese, ng mga Chinese dito sa ating bansa. What? Ito ngayon yung balita po. I-share ko po sa inyo yung reaksyon ng Chinese Embassy. Sabi rito po, China on Thursday said the United States military posture in the region daw escalates tension and undermines regional peace and stability. Kayo nagsimula niyan eh. Kayo naglagay ng mga permanent bases ninyo at nag-establish kayo ng ng mga military bases dito sa sa South China Sea. Naglagay kayo mga artificial islands kasi nga nagre-ready kayo for invasion. Although yung target ninyo yung Taiwan, syempre yun ang claim ninyo sa Taiwan eh, a renegade province. Pero other territories na kiniklaim ninyo ay ipapackage na ninyo sa atake. Other than magiging launching pad ninyo yung mga artificial islands na ginawa ninyo dyan. Siyempre, yung mga bansa na tulad namin ay magiging very wary. Plus, of course, the United States of America kasi may mga interest din sila tulad ninyo na pinoproteksyonan. Ganon lang eh. Sabi mga kababayan ng Chinese Embassy sa Manila, the U.S. out of its self-interests and zero-sum game mentality daw continues to step up military posture in this region. Siyempre naman po, sino naman ang walang interes? Kayo may interes. Sarili din yung interes ninyo, yung iniisip ninyo. Kami, ganun din po. We have our national interest din. Alangan man matutulog na lang kami rito habang in peril po yung aming marine resources dito sa lugar namin at gusto ninyong higupin lahat. What? At syempre, may Mutual Defense Treaty kami sa Amerika for so long, 70 years na. Yun ang aming pwede naming
puntahan. Oh, gusto naming makibarkada sa inyo. Kayo na nga ang nagkokontrol ng ekonomi ng Pilipinas kasi ang daming mga Chinese businessmen dito. Dito na nagsipagyaman ng todo. What? Karamihan nga ngayon eh, kasama pa sa foreign travel ng ating Pangulong Bongbong. Oh, pero patuloy kayong umaabante, hindi pa kayo nakontento na pati sa Manila, may Chinatown na. What? Hindi ba? Hindi ba kayo nakukontento na sa Manila, in every city ng ating bansa, may mga Chinese? So sabi rito mga kababayan, the embassy issued a statement when asked to comment on the visit of U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III to the Philippines to finalize the arrangements on the setting up of 4 new Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites in the country. Nagagalit kayo kasi natumbok ni President BBM yung tamang aksyon. Kung sa chess, yung tamang move. Pinag-aralan masyado ng ating Pangulo. Nakita niya. Mayroon na tayong for long years, kapartner na natin yung Amerika. Edi i-maximize natin itong existing treaty. Di ba? I-welcome natin yung proposal ng Amerika na kasi kasama yun sa EDCA eh. Di ba? Doon sa EDCA, kasama yun yung pag-establish ng mga sabi nga ni former Defense Secretary Orly Mercado, ang Pilipinas right now, wala man ibang pupuntan kundi doon sa Mutual Defense Treaty. And with this, mapapabilis po yung ating modernization ng Armed Forces of the Philippines, yung defense ng ating bansa. Kasi tutulong, yun ang sinabi ni sa modernization. Pabibilisin yung modernization program ng ating armed forces. And siyempre, kasama na doon yung pag-supply mismo ng mga armaments dito sa idinagdag pa na mga tawag dito, EDCA sites. So from 5 EDCA sites, mga kababayan, magiging dinagdagan pa ng 4. Magiging siyam na po yung mga EDCA sites. Doon ipoposisyon yung mga adiyos for national defense man lang po yon, for the defense of our country. And that is part of our rights in rights of every country in the world. Kaya ang lahat ng bansa may military defense po sila. May armed forces sila. Sabi po ng embassy ng China, China always holds that defense and security cooperation between countries should be conducive to regional peace and stability, not target against any third party, even less to harm the interests of a third party, sabi po ng embassy. Kayo yung nagsimula nga nito eh. Kung hindi kayo umadvance ng umadvance, gumalaw ng gumalaw, yung pakiusap ng Pilipinas sa inyo noon pa, status ko, wag nang gumalaw, naisahan ninyo kami, umatras yung Pilipinas dyan sa may, sa Spratlys. Pagkatapos, yung panahon ni Panot, pagkatapos kayo, hindi man umatras. So, ganun ninyo naunsi, nabodol. Tapos ngayon, siyempre mag-iisip din kami kung paano yung depensa ng aming bansa. Kasi kayo, gusto ninyo, hindi lang kami mag-react. Kayo yung nauna eh. Alisin ninyo yan na mga itinayo ninyo dyan sa
South China Sea, de, tahimik tayong mamumuhay dito po sa ating mundo. Ganun lang naman eh. Kayo yung nauna. Eh, siyempre, gagalaw din kami. At itong pinoposisyon namin na mga armas, turo di EDCA, in training of the armed forces, in supply of logistics, di man namin ito gagamitin sa inyo kung hindi kayo papasok, kung titigil kayo sa inyong mga ginagawa ngayon. Pero kung patuloy kayong papasok, di siyempre, we have to defend ourselves. Sabi sa aming kanta sa Lupang Hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Itong bansang ito, the land of Ophir, the land of gold, para man ito sa amin, the Ophirians in Maharlikans, you have your, ano, your own country, and you have your resources, vast resources. At tayo naman dito sa buong mundo, tayo mga nilalang dito po, wala man talaga tayong pag-aari, steward lang po tayo. Iniman ito sa atin. Lahat ng resources dito sa ating planet Earth in the whole universe, di man natin po ito sa ating Panginoon ito. Kaya lang, iba man yung ideology ninyo, iba naman yung belief ninyo. Kaya comes the conflict eh. Gusto ninyo, inyo na lahat, napaka-laki na ng bansa ninyo. Di ba kayo makontento? You are the third largest country in the world. Di ba? Third largest kayo, biniyayaan na kayo ng, ano, ng napaka-gandang ekonomiya. Kaya nga nakapag-modernize kayo ng military. Eh, that is only for your own security sana. Kaya lang, abante kayong abante dyan eh. You see, kami maliit lang naman na bansa, but this is ours. We have to ano, we have to protect our own country kasi mahirap mabuhay sa mundong walang bansa tulad ng mga Israelites noon, mga Israelis. 1900 years, almost 2000 ano. 1900 years or 1800 years wandering Jew. Imagine that. Ayaw naman namin ganun ang mangyari sa amin. Di ba? At alam natin yung history ng Pilipinas, yung pananakop ng mga Kastila noon, then yung invasion ng Japan. Alam natin kung gaano katindi yung sinapit ng mga Filipino. O ngayon, kahit naging kaaway namin, for a short period of time, yung mga Americans na nagsamantala din. Kaya nagkaroon din ng Filipino-American War. Pero at least, nung matapos yung gera, ito, binigyan tayo ng ganitong tawag dito, kalayaan. Kaya nga'y pinirmahan na kasunduan for the defense of both countries. O diba? It claimed that during his visit, Austin smeared China on the issue of South China Sea to advance the anti-China political agenda of the U.S. Such moves contradict the common aspiration of regional countries to seek peace. Eh, baliktad kasi po yung sinasabi ng mga leaders ng mundo ng peace. You are seeking peace but you are training your military, modernizing the military, and advancing your military. There will be no peace pag ganon. False peace yan or rest in peace ang mangyayari kasi tinitraining mo yung mga sundalo tapos nagdadagdag ka ng mga armas. Kaya may arms race po. We are forced to modernize. Dati hindi man namin iniintindi sana yung armed forces na i-modernize namin. Na-insecure siyempre kami, including Japan, pacifist constitution sila after the war. Umaasa na lang sa protection ng Amerika after the war.
Pero ngayon, inalis na nila yon. Nagbalik sila sa pag-modernize ng kanilang military because they are threatened by your actions. Di ba? So, pati India ngayon, nag-aarmas na yung South Korea, ganun din. Kasi nga, iyon ang talagang result nito, na insecure yung mga bansa because of your actions. And we will be forced na to defend kasi you are advancing. Kaya itong kwan po, double talk po kayo, itong sinasabi ninyo. Such moves contradict the common aspiration of regional countries to seek peace. Kayo yun ang dahilan. Para itong mga statements po ninyo, lahat ito para sa inyo, cooperation and development. Kami yung gusto ng cooperation and development. Ngayon nga pumunta dyan si President Bongbong Marcos para makipag-usap sa inyo. Hayaan yung mga fishermen na makapangisda yung traditional fishing ground. Noon, hindi man ninyo yan iniintindi. Ngayon lang naman kayo. Kasi naglagay na kayo dyan ng Navy. Naglagay kayo ng permanent military bases ninyo. You see? Pero pagbalik dito, pag-uwi ng aming Pangulo, may report na naman na pinapalayas ninyo yung mga Filipino fishermen. Yung mga isda naman po, yung dagat naman, magkakaugnayan lahat eh. Yung mga isda po, wala man sigurong Chinese fishes. Wala man citizenship yan. Di ba? Palipat-lipat yan. Yung mga tulingan, bulinaw at saka kung ano-ano pang isda. So, sa bagay, may territory nga tayo. Oh, kung inayaan na lang sana na ito, yung mga dati naman yan na nakagisna natin, na nangingisda yung mga Chinese, nangingisda din yung mga Filipino, inayaan na sana ninyo. Yun ang punot dulo ng conflict, yung pagiging sakim. Pero yung self-interest po, national interest po, kanya-kanya tayo niyan eh. At hindi man pwede yung national interest or our self-interest also dito sa aming bansa. Pansarili. Siyempre, yung sarili namin, asikaso namin, alangan man kayo lang asikaso sarili ninyo. Yung mga Amerikano, ganun din po. May interest sila rito kasi yung flow ng tawag dito, yung flow ng negosyo po, apektado. Di ba itong South China Sea, diyan dumadaan yung mga barko na may pangargang mga merchandise? Gusto ninyong kontrolin eh. Siyempre, mangingialam yung Amerika. Di ba? It also expressed hope that the Philippine side stays vigilant and resists from being taken advantage of and drag into troubled waters. Kayo man lang ang gumagawa ng trouble. Kami wala man. Kayo may capability to create trouble. Kami on the defense, self-defense side. Kayo yung advance ng advance eh. Kayo na gumawa ng trouble, hindi kami. Senator Francis Tolentino said that he is in favor of defense security cooperation upgrades with reliable allies like the US considering the evolving regional conditions and challenges. Kaya kami rito, ito nga yung sinasabi natin mga kababayan. Siguro hindi naman binabanggit pero yun ang direksyon nito. Talagang siguro maglalagay ng mga nuclear warheads na yung Amerika dito. Sige na po. Maglagay kayo ng mga nuclear warheads. Mga 1,000 nuclear warheads, i-positionan ninyo rito. That is for the defense of this region. Pag nanayan, hindi isang pindot na lang. Pag tumira yung China, di okay.
Taposin na natin ito po na mundo. Yun man, kasi magbabago naman po yung ating mundo. Pag take over ng ating Pangulong, ng ating Panginoong Hesus, magkakagira din talaga po. Kaya nga magti-take over yung ating Panginoong Hesus. Kasi pag hindi po, no flesh shall survive. No flesh will be saved. Kaya nagang maglalabo-labo po, all days na nakikita po natin, preparations po ito for the tribulation period, for the battle of Armageddon. Alam ba ninyong ganon? Kaya pala niya, Mr. Maravillas, yan sinasabi mo, position mo, sige lang, para matapos na po ito. Ang lahat po may katapusan eh. At talagang darating ang panahon, dadaan tayo sa ganitong, no one can stop it. No one. And pwede lang mag-stop nito po yung ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik. Pero tayo, all our efforts, kahit yung mga believers po sabay-sabay na manalangin na hindi mag-away yung that is prophecy. The unfolding events, unfolding prophecy po siya. Dadaan talaga tayo sa ganitong uri ng panahon. There will be wars and rumors of wars. Nations shall rise against nation. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa mga believers, do not be troubled, for the end is not yet. All these things must come to pass. Kaya sige lang po, mahal na Pangulo, idiritso mo lang kung yung naiisip po ninyo na para sa kapakanan ng ating bansa. Tuloy lang po ninyo kung kailangang posisyonan na natin ang mga nuclear warheads dito. Kasama siya sa dapat maganap eh. Posisyonan na po ninyo so that pagdating ng oras, at least may laban po tayo to defend our country. Ang pag-defend naman po sa ating sariling bansa ay hindi man po yan masama. Diba? Yung preservation ng ating bansa, hindi po yan masama. It's not unbiblical. It is biblical. Defend your country. In fact, yun ang utos ng Diyos noon, mga kababayan, sa kanyang mga tao. You just read the history of Israel. So, ganon mga kababayan yan. So, sabi rito, the senator, si Senator Tolentino, in a statement, described EDCA as a good model. We just have to lay down the parameters with friendship and sovereignty as the pillars. Ayos? Ayaw man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax, firming and lifting green, pinapayid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, mga kababayan, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging siya. Yung mga cancer patients, try lang po ninyo ito. Baka lang gusto ninyong subukan. Di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.